may nagtatanong din po kayo kung nabuwag po ba kami or natanggal ako bilang member ng That's My Bay at natanggal ba kami sa Itbulaga. Hi guys! Yeah, this is That's My Bay Joel Palencia and welcome back to my YouTube channel! Ang saya! For today's video, magre-reminisce tayo, okay? Saan ba ako nagsimula? Paano ba ako na-discover? At ano yung mga sumunod doon? Para kayo paano meron kayong alam sa background ko hanggang sa dumating tayo sa ganitong point na naging vlogger na tayo. Wow. Sabay-sabay nating balikan ang mga nangyari noon. Alright, so let's go! Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo na talagang even before, nung bata pa lang ako, is pangarap ko na talagang mag-artista. Pero sobrang struggle sa akin kasi alam ko sa sarili ko nung bata pa lang ako mahihain na ako. Sabi ko sa sarili ko, paano ako magiging artista? Paano ako harap sa maraming tao? Kasi dapat pag-artista ka. Alam natin yung kailangan, malakas ang loob, makapal ang mukha. Kasi nag-entertain ka ng mga tao at maraming taong manonood sa'yo. Paulit-ulit kong iniisip yung mga ganong bagay na paano ko gagawin niya. Kasi syempre, normal na tao ako. Alam kong sobrang hirap ng pagdadaanan ko bago ako makapasok sa ganun. At syempre, hindi ko naman sure din kung ano yung mga mangyayari pa. Kaya ako, bahala na. Pero, ayun. To be honest, wala naman ako ibang hiningian ng tulong ko di si Lord lang, si God. Nagabayan ako kung sakali mang, if ever man, na mapunta ako sa ganung work, okay? Kasi bago ang lahat dun, ang dami kong pangarap eh. Ang dami kong gusto mangyari sa buhay ko. Like, magkaroon lang ako ng simpleng buhay, magkaroon lang ako ng magandang trabaho, na makatulong ako sa family ko, sa mga kapatid ko. Masaya na ako. Actually, nag-call center agent ako before guys for like 3 years. 3 to 4 years, ganun. And habang tumatagal, hindi ako nagiging masaya. Kasi parang napapagod ako. Tsaka, nung una nag-enjoy ako. Pero, marirealize mo talaga, pag medyo matagal ka na, kung gusto mo ba yung ginagawa mo. Hanggang sa dumating guys sa point na nag-resign ako as a call center agent. Doon ako nag-start mag-pageant, okay? Hindi ko isinet na kailangan dito ako mag-start, kailangan dito para ganito, ganito, ganyan, ganyan. Kusa lang dumating kasi ayun ang maganda kapag lagi mong iniisip na mangyayari sa yung ganitong bagay. Ayun yung tinatawag na law of attraction. Kapag may gusto ka talagang maabot sa buhay mo, mangyayari at mangyayari talaga. Basta i-push mo yung sarili mo, maniwala ka sa sarili mo. At number one guys, humingi tayo ng tulong kay Lord. Nagabayan tayo kasi hihingiin natin sa Kanya yun eh, para mangyari sa buhay natin yun. Na we have to make sure na kapag nangyari yun, is para sa ikabubuti ng lahat, para sa ikabubuti ng sarili mo at wala kang tatapangan ni miski isang tao. So, ayun, hanggang sa dumating sa point na nagpa-pageant na ako guys, sa pageant 3, kailangan malakas ang loob mo kasi may question and answer din doon. Tapos kailangan yung confidence level mo talaga is talagang ganun kalakas. Ayun, sa awa ng Diyos, ini-imagine ko lang nung time na yun, ay sana manalo ako dito, ganyan. Hindi ko akalain na magiging ginawang antipolo ako. So, doon ako nag-start guys na umarap sa mga tao talaga ng madami. Kasi na-enjoy ko na, na ganito yung pakiramdam ng gusto ko talaga, na industry talaga na nag-entertain at nag-i-inspire ng maraming tao. At love ko yung ginagawa ko talaga. Hanggang sa umabot sa point guys na, yan, i-short ko na lang, baka kasan tayo abutin ito. Umabot sa point na nababanda ako sa pageant na kapag dumadayo kami ng handler ko, sa antipolo, bawal ako sumali sa kahit anong pageant kasi nga ako na yung pinaka-title holder. So bawal ka na. Kumbaga na sino yung pinaka-corona eh, bawal na eh. So nag-try ako sa iba-iba, Marikina, Mandaluyong, Malabon, Tanay, Taytay, lahat ng pageant hanggang sa umabot sa point guys na babanda ako kasi lagi ko nakukuha yung pwesto, lagi akong nananalo. Hanggang sa sinabi ng mga nakakalaban naming managers na huwag mo nang pasalihin yan doon sa manager ko, huwag mo nang pasalihin yan dito kasi pang TV na yan, lagi na lang siya nanalo, bigay niyo naman sa amin. So sa ako naman, wala naman akong pakay na masama or what. Para sa akin lang, gusto kong ginagawa ko at binibigay ko yung best ko para lagi kong makuha yung panalo. At syempre, binibigay ko rin yun sa parents ko, nagdadagdag din ako ng tulong nung time na yun. So ginawa ko nga siyang racket. And after nun, hindi na ako nakaracket kasi nga ban ka na. Umabot sa point na nagkaroon ng contest sa Itbulaga, which is ang That's My Bay. Nag-start noong 2015, bago ang ADAP. And nung time na nanood ako, kasi may nag-message sa akin na sumali daw sa That's My Bay. Sa akin parang sabi ko, hindi naman ako marunong sumayaw or hindi ako ganun kadaling sumayaw. Pero gusto ko i-try kasi parang meron akong nararamdaman na something. Ganun kasi ako ha. For me ha, sa sarili ko to, kapag may nararamdaman akong something nakakaiba na kunyari gusto kong mag-decide ng isang bagay na gawin ko kaya to, or pag ginawa ko ba to, ano mangyayari? Kapag hindi ko nagawa isang bagay na yun, parang meron akong nararamdaman na parang may kuryente sa loob na gawin mo, walang masama.
So kapag ganun ang nararamdaman ko, parang may something na mangyayari, pinupush ko talaga. So ayun ang nangyayari, guys. Nag-audition ako, sinecret ko pa yun sa family ko in case na bumagsak man ako. Ako na yung nakakaalam kasi gusto ko mag-try na mag-try na gusto ko mag-experiment sa sarili ko lang na if ever man may mangyari sa akin, sarili ko lang yung nakakaalam. Alam mo yun, yung papakita mo na lang sa kanila, ito yung bunga ng pinaghirapan ko. And then ayun, nag-audition ako, nakapasa ako. Hanggang sa hindi ko ina-expect, umabot sa point na nagulat yung parents ko na isasana ko sa Itbulaga, nagulat sila na totoo, baka sali ka, oo. And ayun, hindi ako makatulog ng time na yun. Sana, Lord, gabayan niyo ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin dito. Ayun na nga, nag-air, on-air na. July 14, 2015, wala na akong copy dito. Pero, ayun guys, nagtay kami nung kalapa ko na si Ray Cataluna. Hindi ko ina-expect kahit medyo kinabahan ako at medyo conflict yung sagot ko. Ibinigay pa rin sa akin ni Lord yung pwesto na makapasok sa next level. Hanggang sa umabot sa point na guys, na umabot ako sa semifinals. Alright, so ayan, yung semifinals, meron tayo ditong copy. So pwede natin siyang panoorin. So medyo conflict na dito kasi yung mga, alam mo yun, medyo complicated na siya kasi yung mga nanalo na talaga namang magagaling sumayaw at saka mga pogi talaga is nandito na sa second level. So nakakaba na, mas iba na yung laban dito. Laban tuloy. Iba na yung laban dito. So eto, meron akong video dito na napanood ko sa YouTube din. Puta lang may nag-save. Alright, panoorin natin sabay-sabay. So let's go. Payat naman ako ngayon, well, kasi nag-diet ako. Okay, pumili ka na ng isang May na lalaban, kalaban ni Joel. Dabar Khan! Eto na! That's my May, guys! Ayan, guys, si Dice ang nakalaban ko sa semifinals sa talaga namang sumasayaw, ang galing ng sumayaw. So, ito yung mga nangyari. That's my May, that's my May, Joel. And that's my May, Dice. Mga Dabar Khan sa maglalaban ngayon. So, Joel, tanong ko lang sa'yo. Ano nararamdaman mo ngayon na since marami nang nabuong friendship sa That's My Bae, pabawas kayo ng pabawas? Siyempre nakakalungkot isipin kasi marami ng mga friendship na nabuo during semifinals or elimination. Pero siyempre kailangan tanggapin ng maluwag at nagpapasalamat po kaming lahat siyempre opportunity na ibinigay ng Itbulaga sa aming lahat. Maraming salamat po. Okay guys, so ito na yung contest, ito na yung sayaw. Ito na yun. Nakakakilabot pag binabalikan yung mga nangyari sa atin. Bro! Hirap na hirap pag gumalawak. Kasi hindi talaga ako sumasaya nung guys eh. Pero kailangan ibigay natin yung best natin. Hey! Ayun na nga. So nakita nyo na guys yung semifinals, nabigay natin yung best natin and binigay din sa atin ulit ni Lord yung opportunity na manalo dito para makapasok sa semifinals guys. Ayun, nakabot ako ng grand finals na talaga naman pinagpapasalamat ko kasi guys, hindi namin ina-expect na kapag pumasok ka sa grand finals, actually pito lang kami pumasok doon, magiging grupo siya at magiging regular in-house sa Itbulaga na everyday kayo makikita kaya hindi talaga namin na-expect na ganun yung mga susunod na mangyayari. So sobrang lucky ko kasi nakapasok tayo sa grand finals na talaga namang nagbigay sa akin ng susi kahit pa paano nakilala tayo sa industry at naabot natin yung mga pangarap natin. So ito, panoorin natin yung grand finals. Medyo sobrang nakakaba rin to pero tingnan natin, silipin natin ng konti. Alright, so ito yung pinaka nangyari. Okay, so yun yung nakita nyo na sila Miggy, Kenneth, Kim, John, Tommy, Gabayan at syempre ako. Kami yung mga naglaban-laban sa Grand Finals na ginanap nung August 29, 2015. Sobrang saya namin nung time na yun kasi to be honest guys, ako ang wish ko lang at ang prayer ko lang nun kay God na sana makapasok ko sa Grand Finals and never ko nang inas na manalo. So bonus na lang kung mananalo ako pero sobrang thankful na ako na nakabot ako sa Grand Finals kasi ayun lang naman yung inaas ko kasi yun nga, may mga mangyayaring susunod na kabanata na hindi natin na-expect.
silipin natin ng konti yung interview ko nung during Grand Finals, okay? So ito na yung pinaka turn ko nung lumaban ako ng Grand Finals. Let's go. Okay, so ayun, nakita nyo naman, sinabi ko din, sumasayaw ako even before. Kailangan kasi talaga mapakita mo na confident. Ganun kataas yung confidence level mo, kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka ganun kagaling sumayaw. So sinabi ko na sumasayaw ako. Well, meron akong background ng pagsasayaw, pero not that ganun kagaling. So hindi talaga ako sumasayaw. Gusto ko lang na kahit papaano, nakakagalaw. So ayun, nag-explain lang ako, guys. At yung semifinals. Marami nanonood ngayon ng mga kabataan sa national TV. Gusto ko maging inspirasyon sa kanila din para maging successful din sila sa buhay nila. 5 years ago. So ayan, bakit ganun, parang kinikilabutan ako na pag binabalikan. Anyway, ayun yung nangyari nung Grand Finals na hindi ko na-expect din. After that, magiging regular kami sa Itbulaga, na as in everyday kaming mag-work na hanggang sa tumagal sa siguro mga 4 years kaming umabot sa Itbulaga. And then hindi namin na ina-expect yung mga susunod na mangyayari na magkakaroon kami ng maraming shows sa kung saan-saan. Ayan, habang nag-explain ako, papakita ko sa inyo na ito yung mga pinaganuhan namin, mga pictures namin. Ayan. Nag-show kami kung saan-saan. Actually, noong time na yun, sa isang linggo, may tatlo kaming shows na hindi namin akalain na aabot kami sa point na, ala, madaming blessings na dumarating sa amin na hindi na namin halos napapansin yung pera na ganun kabilis na pumapasok sa amin. Kaya sobrang thankful kami, syempre, number one sa Itbulaga na talagang nagbigay ng opportunity sa amin kung nasan man kami ngayon, na talagang habang nabubuhay namin dadalhin na kundi dahil sa kanila, kahit paano hindi kami makikilala sa showbiz industry at hindi namin maabot yung mga pangarap namin na dati hindi namin kayang bilhin, ngayon nabibili na namin just because of them na nagpakilala sa amin, sa mga Dabarkans natin at sa inyo. Okay, so ito yung mga mall shows namin at umabot pa sa point na nagkaroon kami ng award sa 48 Box Office Entertainment na hindi namin ina-expect na magkakaroon kami ng award. Ano ba yung award namin? Ito yung nag-perform muna kami na hindi namin ina-expect na magkakaroon kami ng award. Okay, so ayan, nag-perform din kami. So ang daming shows, ang daming nagkaroon kami ng mga awards hanggang sa nagkaroon kami ng trops. Yun talagang pinaka-big break namin na talagang hindi namin ina-expect na mangyayari na mag-a-acting kami na ayun na yung gusto namin kasi pangarap nga namin mag-artista pare-pareha. So gusto namin magkaroon ng experience. Well, bago magkaroon ng trops, nagkaroon kami ng mga guestings na na-experience namin na umarte na mga ano lang, yung mga cameo role lang na pasulpot-sulpot na which is sobrang laking factor na sa amin ng time na yon. Hanggang sa umabot sa point na nagkaroon kami ng solo namin, yung trops, umabot ng 1 year. And di namin in-expect na kami magiging bida doon. Lahat kami nag-aabang talaga ng teleserye kasi naging everyday na namin ginagawa yung routine sa Itbulaga na nag-opening. Hanggang sa nakarinig kami na magkakaroon doon ng ganito, possible. So mag-pray daw namin. Siyempre hindi kami tumigil, nag-pray kami. Ayun, di namin in-expect na magkakaroon siya. Ayan na nga yung trops. Kaya sobrang thankful din kami sa EPT Entertainment na kailang Mr. T, may-ari ng Itbulaga, na binigyan kami ng opportunity
para kahit pa paano maipakita yung talent namin sa pag-arte at ma-enhance namin doon. At yun na din yung pinakawin namin para magkaroon ng training para sa mga susunod pa na magiging project namin. Kaya sobrang thankful po kami doon. Ngayon, kung mapapansin nyo guys, last performance namin doon, that was actually January 1, which is after New Year. Meron kaming opening prod for ano, January 1, 2019. So yeah, total 4 years kami sa Itbulag. And then 2019 ang January 1, ayun yung last performance namin, which is dalawa lang kami ni Kenneth Sumayaw, kasi for some reason yung mga kagrupo namin is meron kanya-kanyang lakad na hindi rin nila ina-expect na ganun yung mangyayari sa kanila. I mean, na importante din. Pero syempre guys, ayun nga, ayun, binalikan lang natin. Guys, don't get us wrong, kasi may nagtatanong din po kayo kung nabuwag po ba kami or natanggal ako bilang member ng That's My Bay at natanggal ba kami sa Itbulaga. To be honest guys, hindi kami natanggal sa Itbulaga, okay? Umabot lang sa point na wala na kaming segment na pwedeng paglagyan dahil sa next 2019, yung buong taon na yon, may mga sunod-sunod ng segments na mangyayari sa Itbulaga na which is hindi na kami kasali, which is tinanggap naman namin yun. And umabot naman sa point na even kami na natanggap namin na siguro hanggang dito na lang tayo. Kasi to be honest guys, kung nagtatanong kayo or baka mamaya sabihan nyo ako na baka pinapalabo-labo ko pa, hindi guys. Hindi kami tinanggal ng Itbulaga na verbally sinabihan kami na wala na kayo or what. Actually, yung last performance namin sinabihan kami kinabukasan na huwag na munang pumasok kasi per schedule na lang. So, kung titignan ninyo guys, after that, may mga segment pa kaming napasukan na guesting na lang na talaga namang hindi kami tinanggal. So, may times na tinatawag-tawag hanggang sa umabot sa point na nagka-pandemic na hindi na kami nagkaroon talaga ng segment at nagkaroon ng way na para pumasok doon, which is limited lang din kasi yung nangyayari ngayon or yung pumapasok ngayon sa Itbulaga. And ayun, sobrang thankful po kami kasi aside from that, hindi lang naman porket na wala kami sa Itbulaga. Alam mo na mga kapatid ko yan guys na sinita namin yung sarili namin in case na hindi na kami tawagan or pabalikin, kailangan tuloy ang buhay. Doon tayo sa positive na pwedeng mangyari kasi kumbaga parang yung Itbulaga is para kami mga anak niya na pinalaki na kami. And then, nung nagkaisip na kami, natuto na kami, that's the time na kailangan mong tumayo na sa sarili mong paa. So, ang nangyari na nung guys, hindi na kami nga tinawagan. So, kailangan kami na mismo yung gumawa ng way para magdire-diretso sa tinatahak namin. Naalala ko noon, si Ma'am Jen, Miss Jenny Pere, na sobrang isa sa mga reason kung bakit kami na sa Itbulaga. Siya yung head lahat ng mga nangyayari sa Itbulaga. Sobrang thankful kami dyan. Kasi ang hindi ko makakalimutan na sinabi sa amin niya na talagang tumatak is ang pag-aartista daw at ang showbiz at ang career is parang paglangoy daw yan. Habang lumalangoy ka, nasa sa'yo daw yan kung paano ka makakaabot sa pangpang or magpapalunod ka. Sobrang matalinihagang salita yung binitawan niya sa amin pero sobrang meaningful kung iisipin mo. Oo nga naman, nasa sa amin niya kung magpapalunod kami, i-stop na lang kami sa isang lugar or magdedire-diretso kami papunta dun sa pangpang na gusto namin mapuntahan. Kaya sobrang thankful kami sa Itbulaga, EPT Entertainment, kay Mr. T, kay Ma'am Jen, sa opportunity na binigay sa amin, na-experience namin lahat ng mga hindi pa namin na-experience sa buong buhay namin. At even yung mga brothers namin, yung mga yan nag-iyakan pa kasi syempre nakakalungkot na hindi na kami everyday sa Itbulaga at hindi nyo na kami makikita in case na kagaya ng mga nangyayari before. Is hindi pa naman yung naging rason para tumigil kami sa pangarap namin. So ayun, nagdire-diretso kami hanggang sa ako, umabot ako sa point na hindi ako titigil kasi gusto kong ginagawa ko talaga. Ayun, naghanap ako ng way. And ayun guys, sabihin ko lang sa inyo, ako po ay hindi natanggal bilang member ng That's My Bay. Ako po ang kusang umalis sa pinaka-management po, which is lahat naman po okay, wala po kaming samaan ng loob. It's just that gusto ko lang po na mag-grow as individual artist kasi po kailangan ko po kumilos para sa family ko at saka sa mga dreams ko na hindi pwedeng matenga ko sa isang lugar kasi ang dami kong dapat sagutin at panagutan kasi ang daming bayarin, ang daming bills. Kaya ako po yung gumawa ng paraan para maghanap ng ibang way at sumugal ulit. So ayun, ako po ay naghanap ng bagong managers at nabigyan ako ng opportunity na magkaroon ng iba-ibang teleserye na nakatulong naman sa akin. Kaya sa mga nagbabash dyan at sa mga nagtatanong at sa mga walang katapusang kanegatiban, ako'y naiiyak. Anyway guys, maraming salamat sa inyo kasi kung di dahil sa inyo, kahit ano pang ibato nyo sa akin, ako po ay lumalakas lalo para sa pamilya ko at para sa sarili ko. Kasi hindi kayo magpapatigil sa akin. Kahit ano pang ibato nyo sa akin, deadma ako dyan, masasanay ako dyan. Kahit saan man ako magpunta, alam ko yung sarili kong wala akong ginagawang masama at alam kong wala akong tinapakang tao. So ayun lang guys, maraming salamat again sa lahat ng mga tao sumuporta sa amin, sa mga kagrupo namin, sa mga kapatid ko kung nasan man kayo, mag-iingat kayo palagi.
And malamahal ko kayo. Namimiss ko kayo actually. And sa lahat ng mga tumayong magulang namin, kila Mama Barda, kila Sir Rod, at sa lahat ng mga kila Ma'am Teresa yan, yung mga nag-guide sa amin nung nasa Itbulaga pa kami, at sa lahat ng mga bosses at staff ng Itbulaga. Maraming maraming salamat po. Gandito na lang po at balikan po natin yung mga shows namin. Nakakamiss kasi talaga. So, eto.